Magandang araw sa inyo. Bisita natin napakahusay na pulmonologist at rehab medicine yung nagre-rehab po ng inyong baga, Dr. Glina Cabrera. Magandang araw po sa inyo. Yes. Ang unang tanong ko, Dr. Glina, bakit po may mga tao, pagdura nila, may dugo pala? Ano po ang mga dahilan nito? Minsan, Doc, yung simple lang, Doc, minsan may sira sa ngipin. O minsan, hindi nila napapansin, may cavity na pala sila, tapos hindi nila naaasikaso. So, minsan, ganun lang kasimple. O kaya yung gums, yung mga gingivitis, lalo na minsan napansin natin, pag nagtututbrush tayo, Doc, di ba, pagdura natin, minsan may dugo. So, usually dentist ang kailangan kasi minsan matatakot tayo. Pero yung iba naman po, Doc, pagpersado po yung pag-ubo. Kasi minsan may iba talaga, gigil na gigil sila sa pag-ubo, may irritate naman po yung lalamunan. Pero kung ano po, pagka madalas na po at medyo marami-rami na, kailangan po magpatingin na talaga sa doktor. Kasi ang number one pong iisipin natin dyan is tuberculosis. Pagaling sa baga. Pagaling sa baga po. Pwede pong may TB po tayo, and ang TB naman po alam natin nagagamot, and meron po tayong programa, ang pamahalaan natin po, na nagbibigay ng libreng gamot, kaya kailangan lang po lumapit sa mga health centers at libre po yung gamot na kailangan 6 na buwan. Minsan naman po may tinatawag na bronchiectasis. Bronchiectasis po, yun po yung gumaling na po sila sa TB, kaya lang po yung may damage. So yung damage po na yan, syempre po, kumbaga maselan pong bahagi ng baga natin yan, pag persado po ang ating pag-ubo, pwede pong may nagra-rupture ng maliliit na mga ugat na pwede pong maidura din naman nung person na yon. Ang tawag po dun sa medical term is hemoptysis. Pero pwede pong hindi siya necessarily TB ulit. So, kailangan lang po ipacheck yung plema. Okay. So, balik po dun sa doktor sa baga nila. Opo. Para hindi rin sila kinakabahan ano ba yung naging cause. Opo. Tsaka usually, Doc, yung bronchiectasis, nandyan na po kasi yung damage. Pero napansin ko, Doc, na nagkakaroon lang ng bleeding pag natitrigger ng exertion. Na pwersa. Halimbawa, Doc, nagbuhat ng masyadong mabigat na balde ng tubig. O kaya, Doc, may na-pasyente kami dati, kasi feeling niya malakas siya, nagbuhat ng sakong bigas. So, o kaya yung mga babae po na nagbaghapon, naglaban ng mga maong at kurtina. So, ina-advise ko po na huwag po mag-ganoong gawain. At saka huwag din po masyadong nag-iisip kasi yung stress nakakadagdag din. Ayun. May mga pagkakataon naman, doktora. Nakita nila, madilaw naman lagi ang plema. Ano naman po ang dahilan ng madidilaw na plema? Kadalasan po, more often than not, infection po yan. So kung madilaw po yung plema, kailangan po talaga tayo mag-konsulta para mag-antibiotic. Pero minsan naman po, kulang sa tubig. May mga cases po na medyo, lalo na po pagkagabi, natulog tayo, lalo na po yung may tinatawag na allergic rhinitis. Yung allergic rhinitis po, usually natitrigger po yun ng pagbabago ng panahon. So pag natutulog po sila, bumabagsak po yung plema sa langala nila, kung tatawagin. Ang tawag po doon, post-nasal drip. So, pag dura nila sa umaga, madilaw po yung plema. Pero nawawala siya towards the end of the day. So, pag hapon or gabi, wala na. Bumabalik siya ulit sa morning. So, minsan po water lang po usually kailangan. Okay. So, yung pala ha, tandaan nyo. So, doktora, pagdating sa plema, ano ba ang madalas ikonsulta sa inyo ng mga pasyente? At ano yung nakikita nyo yung sakit nila? At pwede bang, kasi di ba marami namang over the counter sa ating mga botika, pwede ba silang basta bibili niyan? Ideally po, kung halimbawa less than 3 days or 1 day lang, minsan pwedeng water lang talaga, Doc. Tsaka pag-aaralan mo lang yung pagkain, kasi nga may mga pagkain po na nagtitrigger ng phlegm, like yung matatamis, candies, chocolates, ganyan. Pero kung halimbawa 4 days na, 5 days na at may kasamang lagnat, kailangan po magpa-check na po sa doktor kasi kailangan na po yun ng antibiotics, hindi siya over-the-counter, Doc. Okay. Kailangan ng prescription na yun. Okay. Last question ko na kay Dr. Glina Cabrera. Napakarami po dyan para sa ubo, para sa plema, carbocysteine, ambroxol. Nakakatulong po ba? O, syempre, tatanong muna. Oo. Apo. Yung halimbawa po maplema, ang usually ang tawag po sa mga cough syrup na tinatawag ay
New Politik. Ang target po natin, pampalabnaw po siya ng plema para kung malapot po siya, mas madali po siyang maidahak or mas madaling ilabas. So, ang example nga po nun, Dok, yung sinasabi niyo po, carbocysteine, acetylcysteine. Sambong. Ah, pwede po yun. Pwede. Lagundi, pwede Lagundi, na rin po yun. Opo. But importante pa rin, again, Dok, ang tubig. Kasi yung iba po, hindi na nagtutubig, juice na lang, at saka soft drinks. Mm-hmm. Eh, kaya po, ang plema po nila, usually yun, napapalapot din, ng mag. Pero meron po tinatawag na cough suppressant. Tulad po, Dok, ng mga butamirate or sinicod or yung mga libopron. Kasi minsan naman, Dok, ito yung na-observe ko na nag-uubos sila dahil allergy. So usually dry po yung cough nila. So, ang hirap kasi ubo ng ubo. Sumasakit na yung dibdib nila, yes. Kakaubo. So, usually po, cough suppressant ay pwede for dry cough. Ayun, marami po nagko-complain pag inuubo ang sakit-sakit ng dibdib. Tapos magko-complain, Dok, naka-heart attack na ba ako? So, bakit po sumasakit ang dibdib nila? Or minsan sa may tiyan nila kapag sila ay inuubo? Minsan po kasi yung force nung pag-ubo, kasi syempre po pag nag-uubo po tayo, nagko-contract po yung mga muscle. So kung hindi nga po tama yung pagpapalabas natin ng plema, pinipwersa po natin yung ubo, so magko-contract po siya ng malakas. So para po maipalabas, inhale-exhale po, and then yung towards the fourth or fifth na pagpapalabas ng plema. Pero minsan kasi, Dok, yung sabi mo parang may heart attack, usually may ubo rin yun, heartburn naman sa term sa layman, kumbaga. Pero kung sa medical term po, ang tawag po dyan, acid reflux. Pag kumain po ng mga maanghang, maasim, umaakyat po yan sa dibdib natin, ang feeling daw po nila parang inaatake sa puso. And then, maraming madalas na pag-ubo rin. Minsan po may konting plema. So, ang solution po dyan, of course, other than yung mga antacids na tinatawag, iwas din po sa maanghang tsaka maasim. Yes. Soft drinks ka, tsaka so, too much coffee. Ayun, no? Kasi marami din sa mga stress na may heartburn. Sabi nga nila, nako, bakit din ako inuubo? Tapos hindi na nawala ng ubo sa buong taon. Yun. So maraming salamat, Dr. Gina Cabrera. Final tip sa ating mga nanonood. Una po sa lahat, syempre po tayo po ay mag... healthy lifestyle. Pag sinabi pong healthy lifestyle, proper diet, exercise, huwag pong kakalimutan. Tayo po ay matulog ng sapat na oras, uminom po ng tubig, huwag manigarilyo, at mag-exercise. Yes, maraming salamat, Dr. Agdina Cabrera. Tayo po ngayon ay nasa Lung Center of the Philippines kasi nagtuturo po sila ng rehab o pag-rehab ng ating baga. Salamat po. Salamat po.